Nagsimula na ang ensayo ng mga bata pagdating ni Inday. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dalawang taon na siyang bahagi ng football team ng Barotac Nuevo. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, ang lolo at lola na ni Inday ang nagpalaki sa kanya. Ang pagiging atleta, ayaw pa raw nilang sang-ayunan noong una. Kaya si Inday, gumawa ng paraan. Sabi ko kay nanay, nanay, umawa ko ng football. Sabi ni nanay, huwag, wala daw kami ng bahay. So nagpunta ka doon sa laro na hindi mo sinasabi kay nanay? Opo. Bakit? Kasi ayaw na yung pumayag sa akin ng lolo eh. Pero gusto mo talaga maglaro ng football? Opo. Bakit? Anong nagustuhan mo sa paglalaro ng football? Kasi magagaling sila yun. Kasi idol ko si Ronaldo eh. Ronaldo? Yung football player na taga... ano yung... Portugal. Paano mong nakilala si Ronaldo? Saan mo siya nakita? Napanood ko siya sa TV. Tapos, nagsabi ako kay nanay, nangingi ako ng pera para mapanood ko si Ronaldo. Gusto mo panoorin si Ronaldo? Sa ibang bansa yun? Malayo. Eh ngayon, si nanay, sinusuportahan ka na sa pag-football. Opo. Paano mo siya nakumbinsi? Nung una, binigyan ko siya ng Christmas party yun namin, ipag-dala namin dito. Tapos, binigyan ako ng trope at medal. Pag-uwi ko, parang iiyak si nanay. Bakit siya naiyak? Sa kanya. Baka natutuwa siya sa'yo. Proud siya sa'yo. Napapasarap na ang paglalaro ng football ni Inday. Napasali na rin niya ako. At nagsipain ng malakas ni Inday ang bola, nangyari na ang kinatatakutan. Habang nag-eensayo, ilang beses tumitigil si Inday para ayusin ang kanyang sapatos. Segunda manong football shoes, masyado kasing malaki para sa kanyang mga paa. Maya-maya, tuluyan ng nahubad ang sapatos ni Inday. Lagi naman daw itong nangyayari, kaya di na iniinda ng bata. Hello. Anong nangyari? Wala na. Bakit? Putol. Alam rin ni Inday na anumang pag-iipon, hindi siya maibibili ng maayos na sapatos ng kanyang lolo at lola. Papayaran sa'yo. Marami pa kasi silang ibang pangangailangan.
magkaroon ng trabaho sa liit mong yan? Opo. Masyado ka pa maliit para magtrabaho. Maglaki ako eh. Paglaki mo? Opo. Gusto mo na agad kumita ng pera? Opo. Para? Para saan? Para kay nanay. Para makatulong kay nanay at tatay. Opo. Wala ko minsang baon. Pwes pumapasok pa rin. Pag-resist namin, umuwi ako sa bahay. Para kumain? Opo. Naglalakad ka lang? Oo. Ang mga batang atleta tulad ni Inday, nangangarap pa lamang maging susunod ng mga kampiyon ng bansa. Pero ano nga ba ang nangyayari sa mga Pinoy athletes matapos maabot ang tugatog ng tagumpay sa sports?